Antay-antay lang po. Marinig po ako. Naririnig po ako. Hey, Ma'am Maria Lourdes. Marinig po ako, ma'am. Naririnig niyo po ba ako? May audio ba? Ano po? Marinig po ako kasi nakinsit ako. Ano po, Ma'am Maria Lourdes? Naririnig po ako? May boses. May boses po ako. Ay, salamat. Salamat po. Good evening po. Hintayin ko po muna dumami yung ano. Manonood. Wala pa yung mga kalas natin. Hi, Mom Virgie. Hello po. Good evening po. Nakinsip kasi ako. Tapos lumayo ako sa ano, cellphone. Ano ko na rin isa kasi hindi ko baka marinig. Hindi ako marinig. Hindi ko marinig si Amo. Ano ko yung isa. Natakpan na itong tenga ko. Pati boses ko hindi ko na marinig. Hi, Mom Rosalyn. Hello po. Good evening po. Medyo maaga ako ngayon natapos sa trabaho kasi hindi sila umalis na sa bahay kaya napaaga natapos yung trabaho. Kumusta po kayo ngayon? Public holiday ngayon, nag-overtime po ako kaya kung ano ito, may isang, may ano na naman, isang araw na overtime. Busy pa yung mga kalabs natin. Salamat po sa walang nanonood. May ano lang pag-uusapan. Usap-usap. Dito ko, ito yung room ko. Ito yung bintana ko. Tapos dyan, ito kusina na to eh. Kaya pag umano si Amo, naririnig niya ako dyan sa ano, nakikiramdam yan. Kaya... Pero okay lang may kaos, may ano ako pagtapos ng trabaho, okay lang, walang problema kahit nag-iingay ako. Hi, Ma'am Lucilene. Hindi ko kasi hindi ako naka yung ano ko, di old ano po 'yon, 2 years ago na po yung video na inano ko, in-upload yung during pandemic dito sa ano Hong Kong, ibawal yung ano social gathering. Kaya nag-rent kami na isang room at doon kami nag-ano, ni-repost ko lang kasi ganun po kami kasaya mga barkada pag nagsama-sama. Ngayon lang po ako nahiwalay sa kanila dahil nga sumama ako kay Kla at nagsisimba ako sa church. Ayun o. Hello, Susan Banterio. Hello po, good evening. I'm Virgie. Ni-repost ko lang yung old video namin ng mga kaibigan ko dahil ganun po kasi kami, ganun po sila kaano, pagugulo pag nagkasama-sama kami. Birthday kasi yun ng friend namin kaya sabi ko i-post ko nga. May pito, apagutin ko ng sampo. Tapos mag-upisa ako mag-sermon. May sasabihin na ako. Pintuhan. Dapat ano sana ngayon is day off po. Ay kaya nasayangan ako sa ano, isang araw na ano, pwede makadagdag pang allowance. Eh kung lalabas kasi ako, magasto sa kain, magasto sa pasahe. O tapos, kung makakita sa daan-daan, may mga murang-murang mga
binta-binta doon. So, napapagastos. Nanood na ako ng, nakinig na ako sa live ni Kla kanina dahil narilinis ako dito sila amo. Hindi ako makapag-ano sa kanya. Hindi ako makakomment-comment. May din aming mamaya. Pinagdagan ko pa to. Bago ako ano. Hello, ma'am. Virgie, JM, good evening po. Mami Sosa, hello po, good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Mami Sosa, salamat. At ano, dito po kayo. Kahit ano, basta may, ano lang ako. Hi, Ma'am Libertine. Salamat po. Gusto ko lang, ano, kasi, gusto ko lang, mayroon kasi ako nabasa kanina sa ano, siguro pwede ko lang saan, 7. Mayroon kasi ako nabasa dun sa live ni Kla kanina, sa, para sa kanya, alam ko sino ka, ba't ayaw mo kong tigilan? Tanong ko lang sa'yo, alam ko mapapanood mo to, after nito, alam ko sinusubaybayan mo tong mga ano namin. Ma'am Maria Lourdes, hello. Bakit hindi mo ko tigilan? Eh, wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Alam mo yan? At saka, sa una pa lang, wala akong ginawang masama sa'yo. Yun lang pag alis ko sa GC mo, nagalit ka. Nabasa ko rin, nasagot ko na yung ano mo sa isang ano ko video last time. Na yung ginamit. May hindi ko pa pala na sabi doon na ginamit ka lang at ano. Kanina nag-comment ka doon sa ano ni Kla. Bakit? Ipakita mo. I-send mo kay Clarissa yung mga message. Kung sinabi mo yun, alam ko gumamit ka ng isang account. Dahil may iba kang account. Dati kabubo yung ginagamit mo. Alam ko wala iba akong kaaway. Wala ibang galit sa akin kundi ikaw lang. Nakita mo naman yung mga upload ko, mga friends ko. Masaya kami. Never ako nakakaaway ng kaibigan. Ikaw lang talaga. At saka hindi naman kita inaway. Ikaw ang ano. Ikaw ang gumawa ng paraan na ano, parang nagalit ka na walang rason. Nagalit ka parang una walang rason. Kaya nagtataka ako, ba't ayaw mo kong tigilan? Nagko-comment ka dun sa ano, gusto mong siraan yung relasyon namin ni Clarissa na magkaibigan. Gusto mo akong siraan sa kanya. Nag-comment ka dun na ako ay nag-message sa'yo at sinisiraan ko si Clarissa. Ipakita mo, hinahamon kita. Marami kang access eh. Pwede kang gumamit ng fake account. Pwede, i-message mo si Clarissa, i-send mo sa kanya kung anong pinag-chat-chat ko sa'yo. Kaya, nagtataka ako, ba't anong galit meron ka? Hindi ko alam. Anong meron ako na wala ka? Ganun yung galit mo sa akin. Wala akong galit sa'yo. Ikaw ang ano eh, ikaw ang nag-create ng problema. Ang saya-saya natin, never kung ano, tapos nung umalis kami sa GC mo, doon ka na, nung tanungin ko, nung umalis ka sa GC ng dalawang beses, nagalit ba kami sa'yo? Nagalit ba ang mga ano sa'yo? Wala. Wala kang narinig. Sinusuyo pa nga. Sinusuyo ka. Tapos ito, natusumbong sa akin. Kung nag-ano na, ano bang sinasabi nila na umalis ka? Wala kang narinig sa akin. Diba? May narinig ka pa sa akin na siniraan ko yung kung ano pinasasabi ng GC? Wala. Kaya tigilan mo na ako. Ba't mo ko sinisiraan? Alam ko naman si Clarissa maanong utak, hindi yan naniniwala dahil naramdam niya yung loyalty ko sa kanya. Kaya tigilan mo na ako. Ginagawa mo yung mga kahit ano nung pinagsasabi mo na sinisiraan ko, hinahamon kita, magkita tayo sa Sunday. Magkita tayo sa consulate. Sa consulate tayo magkita. Hintayan mo yung tawag ko sa Sunday. Kaya napuno na ako sa'yo eh. Kahit ano-ano pinagsasabi mo. Ano bang meron ako na wala ka? Siguro sa height? Sa ganda? Alam mo, magiging bitter ka sa ginagawa mo eh. Professional ka. Mas mataas yung pinag-aralan mo sa akin. Ikaw is nurse. Ako, under ano lang po, midwifery na underboard. Dapat gamitin mo yung ano, may subject tayo, field on ethics. Asan na yun? Hindi mo, i-apply mo sa sarili mo. Nakarespeto yung pinaggagawa mo. Wala kaming ginawang masama sa'yo. Ikaw ang gumawa ng mga issue. Kahit ano-ano pinagsasabi mo sa vlog mo. Alam mo kung ako, tattletale, na pareha mo na. Yung
pinagsasabi mo doon sa ano na hindi totoo? Eh kung sabihin ko kaya sa dito, kung ano pinagsasabi mo dyan sa kabusiness noon. Diba? Isa kang buzzer. Isa kang buzzer ni kabusiness. Kaya huwag mo akong siraan ng siraan. Hindi kita siniraan. Sinasabi pang sinungaling ako. Wala akong ginawang masama sa'yo. Wala talaga. Nagbabackread ako. Wala akong nakita doon na mga chat na siniraan ko si Clarissa. Kaya tigilan mo na nga ako. Kahit anong pinagsasabi mo. Tapos, nagkukomment ka doon. Ignacio pa ang ginamit mo. Apelyero, hindi ko lang nakalimutan. Hindi ko lang ngayon. Ano, nakita ko talaga sa inyo. Lagi akong nagchat-chat sa'yo at sinisiraan ko si Clarissa. Ipakita mo yung chat. Maraming ano, mag-screenshot ka. I-send mo kay Clarissa. Hinahamot kita. Be professional. Matanda na tayo. Hindi na tayo bata. Sayang yung pinag-aralan mo. Kaya ako, napupuno ako sa'yo eh. Alam mo, ang sira-sira yung mga buzzers na ano, ang tingin nila sa akin, sinungaling. Tingin nila sa amin ni Clarissa, sinungaling. Ikaw kaya ang gumagawa ng mga ano, alam mo ba? Hindi ikaw ginamit. Alam mo ba ang totoo? Hindi tayo kilala ni Clarissa eh. Tayo ang lumapit sa kanya. Ako ang naghanap sa kanya. Ikaw, sinabi mo sa akin ha, di ba, si nurse mo si Clarissa, inanak mo. Nung nakita mo na siya, di ba, nung nag-video call kayo, magang-maga yung mata niya, yung eye bags niya, ang laki-laki dahil sa kaiyak. Naawa ka sa kanya noon, di ba, may simpatiya, nagsisimpatiya ka sa kanya. Kaya na-feel ko noon, akala ko, totoo ka. Akala ko, totoo kang kaibigan ni Clarissa. Ikaw, nagsisimpatiya ka sa kanya, kaya nung nagkakilala na tayo sa GC, laking pasalamat ko at iniad ako niya, no, doon kita nakilala. Tapos doon, nag-usap tayo na magkikita. Diba? Hindi si Clarissa, ano, sinabi na magkita-kita tayo. Tapos, nung ano na, pumayag na si Clarissa, tayong dalawa nag-usap, na-interviewin natin. Yung mga tanong, tapos sabihin mo, scripted? Oo, scripted. Kasi, lahat naman na itatanong natin is, isusulat yun. Tapos pinibiyo ni Clarissa, may mga tanong doon na hindi pwedeng i-ano niya, sagutin. Kasi matitrigger yung kabila. Ma-provoke sila. Gusto mo kasi siyang ano eh. Gusto mo siyang labana. Gusto mo kasi magsalita si Clarissa against sa kabila. Ayaw nga ni Clarissa. Tapos ngayon sinasabi mo na ginamit ka lang. Eh, hindi nga tayo kilala niya. Tayo ang lumapit sa kanya at tayo ang nag-interview. Tayong dalawa ang may idea na interviewin natin si Clarissa. At nag-change ano tayo na idea kung ano itatanong natin. Tapos ngayon sasabihin mo gano'n, tapos nag-message ka sa mga, sa dyan sa ano, sa GC, sa live ni Clarissa kanina na, ano, ito channel ko to, kaya hindi ako makapag-ano sa channel ni Clarissa. Ito, sasabihin ko sa'yo, alam mo, wala kong ginagawang masama sa'yo. Lagi kang gumagawa ng ispinto. Tayo ang lumapit kay Clarissa. Kaya huwag mong sabihin, ginamit ka. Tapos, di ba, itrang pa natin si Clarissa. Tawa tayo ng tawa. Kasi, masaya kang kausap eh. Palatawa ka. Maliit lang yung, pareho tayo, kunti lang yung, ano, yung kaligayahan natin. Is ganun lang. Tawa na tayo ng tawa. Kaya, tawang-tawa ako sa'yo. Nawawala yung stress ko. Hindi ko alam na behind that smile is ganun. Sorry. Grabe ka. Alam mo, ang dami kong friends. Ilang taon. Since pumunta ko dito ng ano, pagbalik ko, hanggang ang kaibigan ko pa rin sila. Wala kong kaaway. Kilala nila ako. Pero ikaw hindi mo ko kilala. Nag-judge ka kahit ano sinasabi mo sa akin. Bakit? Ano bang ano mo sa akin? Alam mo, nung bago pa tayo, di ba? Yung subscriber mo noon is ano, 7,000 plus. Nasa 7,000. Pag nagla-live ka, ilan lang ang nag-review sa'yo? 3, 4, 5. Pinakamarami na yung 10. Siyam. Kaya sabi mo nga, magpasalamat talaga ako kung may 10 na ano, at may ano. Ilan lang yung subscriber mo noon? Ikaw ang lumapit kay Clarissa. Ikaw ang gumamit sa kanya para makilala ka. Di ba interview ka, interview mo si Clarissa doon, tapos nabas ka, ay nabas si Clarissa, ikaw nagdamdam. Hindi mo matanggap na maraming nag-bust kay Clarissa, pero totoo, ikaw ang ano, kasi hindi mo maano na yung channel mo, maraming nagbabust. Andun, ako nakasimpati ako nung sa'yo, sinasabi ko nga, intindihin mo na lang, ganun. Pero hindi mo maintindihan eh, napakaliit ng utak mo eh, ang laki ng ulo mo, yung utak mo ganun lang. Ano, nagagalit na ako sa'yo eh.
ano kasi, hindi kasi ako umiimik. Tapos sabihin mo, pag sumukot ako sa mga parata mo, sabihin mo, sinungaling ako. Grabe ka. Kahit ano anong ginagawa mo para lang pag-awayin kami ni Clarissa, hindi ganun si Clarissa ka kasingkitin ng utak mo eh. Ano bang tawag mo pa kinaka-business noon? Kabubo? Pira-pira lang? Alam mo, sinabi mo pa yung package nila galing sa, ano? Alam mo, hindi ko to dapat sabihin eh. Pero naano na ako sa'yo, napupuno na ako sa'yo. Sinabi mo, yung package na galing sa sponsor, sila-sila lang at mga kagawang ang nag-hati-hati. See? Tapos, nung ano na, bumalik, nung naasar ka na kay Clarissa, pinagpikinto mo si Clarissa sa akin na hindi man lang, hindi ka shout out. Dahil na demonetize ka, hindi ma-shout out si Clarissa, hindi i-shout out ni Clarissa, pangalan mo. Ang dami mo pinagsasabi sa akin pag binabaliktan mo ako. Grabe ka. Alam mo, napuno na ako sa'yo. Hindi ko po nababasa yung mga message na, ay, hindi ko na makontrol yung ano ko. Kasi ginagawa niya kung sinungaling, lahat ng ginagawa niya kay Clarissa, pinapahid niya sa akin. Siguro kung kulangot yun, ang dami ko ng kulangot. Ang dami ko na sigurong kulangot na pinapahid mo sa akin. Galit na galit ako sa iyo. Alam mo, gusto kitang tirisin. Grabe ka pag makapanglait. Grabe ka makapanglait kay Clarissa. Perfect ka ba? Grabe ka. Isa kang nurse. Professional. Pero hindi nakikita yung pagka-professional mo sa ano mo, personality. Diba may kasama pa tayong nag-video noon nung prenunk natin si Clarissa? Tapos sabihin mo, ginamit ka ni Clarissa, tayo ang lumapit sa kanya. Ikaw, ilan lang yung viewers mo pag nagla-live ka noon? Tapos nung una, nagalit ka na, kumapit ka na sa kalinga, tapos nung ano na, nakidikit ka na kay ano, kay ka-business, naging reactor ka na, kasi gusto mo, lumaban na para ano, maraming buzzers. Yun ang gusto mo eh, maraming buzzers kay Clarissa, maraming kumakampi sa'yo na ano. Kaya ngayon, dumami yung subscriber mo dahil dumikit ka doon para maraming mag-subscribe sa'yo, aawayan mo si Clarissa. Ano isip meron ka? Ano spirito meron ka? Huwag mong, kung mayroon ka ebidensya na sinisiraan ko si Clarissa, i-screenshot mo at isend mo kay Clarissa. Ngayong Sunday, magkita tayo sa consulate, doon tayo. Ang inaano mo ko eh, china-challenge mo ako na magkita tayo. Sige, i-accept ko yon, deal. Magkita tayo sa consulate at ipakita, iladlad natin yung mga ano. Sabi mo, may voicemail ako, nire-backread ako. Pati si Ma'am B. Il Almonte, nagda-drop name ka na sinisiraan ko. Ni, hindi ko nga kilala siya eh. Hindi ko nga kilala siya. Andito yung voicemail ko na sinasabi mo. Naka-upa yung comments mo para hindi ko masagot, hindi ko makareply. Unfair ka, matapang ka lang patalikod, di ba? Nung binaba si Clarissa, ikaw para kang nagluluksa at nag-sign off ka. Manailin, sign off now. Ang hirap mo ipaglaban at ikla, sabi mo. Ngayon na ako magsalita ng ganito, ha? Kala mo kung sino kang katapang-tapang dahil marami kang kakampi ng mga buzzers. Alam, ang dami kong kaibigan. Ikaw lang ka, ganito kagalit sa akin. Ang dami ng mga nagre-respeto nila ako. Ako, ate, ang ano nila sa akin, ate. Pero ikaw, mga ilang beses lang kitang namit, para ka ng sinong makapanghusga. Ano bang meron sa akin na wala sa'yo? At galit na galit ka. Galit ka dahil hindi ako kumampi sa'yo? Never ako nagalit sa, wala akong ano sana sa'yo eh. Noon lang ano, nag-ano sa GC mo na sa, parang, ano yung, sabi ko may reporter yata, may nag-ano doon. Inagduda ka na kaagad na ikaw ang pinagdududaan. Eh, guilty ka. Kung sino yung nagsili, sino yung, ano, siya mahanghangan. Sorry po mga kalas, hindi ko po nababasa yung ano niyo po. Kasi gusto ko ipan is ano yung labas yung sama ng loob ko sa kanya dahil yung mga ano niya, yung vlog niya, kala mo siya kung sinong correct.
Ang susan ang kinakas, ano, gusto ko lang talaga siyang, ano, kasi tahimik kasi ako eh. Kaya lalo siyang, ano, nagko-comment kanina doon, gusto niya siraan kami ni Clarissa. Akala niya, hindi ako, si Clarissa kagaya ng utak niya. Ay, Ma'am Maria Lourdes. Kaya nga, gaya-gaya sa doon sa mga reactor na mga ano, ba't hindi niya harapin si, kung galit na galit siya kay Clarissa, ba't hindi niya harapin? May messenger. Oh, tawagan niya si Clarissa, tawagan niya ako, tawagan mo ako. Relax lang ako, Ma'am Susan, kaya lang, pumutok na ako ngayon ba, yung ang dami ng video niya na hindi ko sinasagot, at pag sinasagot ko, nireaksyonan niya, kasi wala siya maibang maikontent. Huwag kang maging Doraemon dyan, ha? Grabe ka pa makapanglait at ano-anong pinagtatawag mo kay Clarissa. Actually, mas maganda pa nga si Clarissa sa'yo, eh. Kaya nga, ano, pakiskis ka pa, pabiso-biso, yun pala, halik ni Judas. Akala mo, di kita lalabanan, ha? Magaling ka lang magsalita sa, ano? Napaka taas na pinag-aralan mo, saka nurse, hindi nakikita yung pagiging nurse mo eh. Wala sa attitude mo. At ang lagi kang, si Clarissa, ano, hindi, magbibidyo daw, mag-upload ng video, ba't wala namang video? Ikaw na umuuna ng ano eh. At siyempre, ako naman, sumisimpatiya sa'yo, napapauwa ko. Tapos ngayon sabihin mo, sinisiraan ko si Clarissa. Para kang batang ano yung grade 1 na nagsusumbong. Sasabihin ko, sabi ni ganito. Nalala mo ba si Judas? At inano niya si Jesus? Pakalit-halit, ninalitan niya. Ganun ka. Makita tayo sa consolate. Nahamon kita, kasi hinahamon mo ko eh. Para kang sinong matapang dyan. Ano bang krimi na gawa namin sa inyo? Ha? It's nonsense yung mga ano mo eh. Kaya hindi kami umiimit eh. Dahil ano, tapos pinagkakalat mo pa sa... Ang una, pinagkwintuhan mo ako. Sabi mo, si Clarissa, ikaw tumulong kay Clarissa sa ano niya. Binigyan siya na 1,000 na subscriber. Tapos... yun ang sinabi mo sa akin. Tapos nung ano na, hindi na ma-shoutout si Kondel na doon pa nagtatampo ka, sabi mo pa na demonetize ka na dahil nga doon sa mga buzzers. Ano ba kinalaman ng buzzers doon sa channel mo? Baka sabi ko nga diba sa'yo, baka yung kaka-upload mo ng ano, re-upload ka na mga Kalingap Angels, baka ayaw ng mga may-ari ng video na nire-upload mo. Sabi mo, hindi. Meron namang naka, ano ang Emily, alam mo naman kung saan ka violate, asan ano ang violation mo, tapos biniblame mo yung mga buzzers na yung upload na interview ni Clarissa. Sino ba inutusan ba tayo ni Clarissa na mag-interview, di ba tayo, sabi pa nga ni Clarissa na, sigurado ba kayo, ano kayo niyan, mababas, i-confident ka eh, na ano, para makilala. Napaka kitid ng utak mo yun. Ay, Ma'am Susan. Kala mo kung sino siya makapanglait ni Clarissa. Kala mo perfect naman yung height niya. Sorry. Hindi ko na po makontrol yung ano. Kasi grabe yung panlait niya kay Clarissa eh. Kala mo naman kung ano, perfect yung ano niya. Kaya huwag kang ganyan para hindi ka rin mapintasan. Kung ayaw mong gawin sa'yo ang ano, ayaw mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Respeto ba? Respeto. Kasi may mga pinagsamahan naman tayo sa kawala na mo ginawang masama si Clarissa sa'yo. At ako, wala akong ginawa. Hindi ko maisip kung anong nagawa namin kasalanan sa'yo. Yung paglit namin sa GC mo, para ka nagsasabog nun eh.
Nagbidyo-bidyo ka kaagad, kinabukasan. Plastic-plastic. Eh, sino ba ang plastic? Ikaw. Nakikipagkulabs na kay Clarissa, pero may masama ng loob ka na pala. Sa akin mo sinasabi. Tapos yun, pumutok. Ang kasalanan na ng friend mo, nag-ano pa ang friend mo, na name drop pa doon at sinabi doon sa Analisa vlog na huwag anuhin si Clarissa, huwag isuportahan dahil walang utang na loob si Kamis lang. Dapat sinabi mo sana sa ano mo, sa friend mo na huwag mo lang i-ano. Alam mo, isa rin yung friend mo eh. Inano ka rin, yung binulgar ka rin. Tapos yung si Analisa, ila, diba grabe, sinasabi mo parang ano yung sinabi mo, nasa GC, ay nasa chat, sinisiraan mo pa, sinasaway mo pa si Analisa. Oh, tapos ngayon, nakikipag-collapse ka sa kanila. Oh, sino magagamit? Di ba? Asan yung utak mo? Asan yung pagiging nurse mo? Nawawala na yung pagiging may pinag-aralan ko dahil sa'yo. Kung pato na ako sa'yo. Yung GC, walang nag-erase sa GC. Ha? Huwag kang ganyan. Umalis na lang kami dalawa ni Clanon eh, dahil ano na siya eh. Parang iba na yung ano niya. Parang bumabaliktad na siya eh, na-feel ko na eh. Wala na yung loyalty niya kay Clarissa, no? Kaya, for what pa na mag-stay ako sa chat, ano na to? Kasi ayoko ma-stress, kasi sabi niya, ayaw rin siya argue sa nonsense. Sabi niya, kasi si, ano yung issue noon eh. Eh, sabi ko, for what pa mag-stay ako? Kasi umalis ako sa GC niya, tapos nag-message ka agad siya, na, oh, sabay pa kayo. Eh, hindi ko alam na umalis na si Clanon sa GC niya. Akala niya, sinusulsulan ko si Clarissa, may maisip na yan eh. Hindi ko yan pwedeng susulan, hindi ka siya pwedeng susulan ng ano, ako pa kaya. Ay, Mama Real Ortiz. Ay, naku po, sorry po ha, sorry po. Ay, talaga, napuno na ako. Kaya hinahamon kita. Doon tayo makita sa consulate. Nadlaran tayo ng ano, sabi mo may ano ka? Ladlad mo doon. Pakita natin. Oh. Nag-ano pa si Mitch sa'yo? Sinusuyo ka ni Mitch? Anong sabi mo? Ang dami message. Para akong nagbabasa ng nobela. Eh, ako natatawa ako sa'yo. Doon siya, natawa ko kasi natatawa ako dahil, yun nga, sabi mo. Pero hindi ko yun inaano, hindi ko yun sinumbong kay Mitch. Hindi ako nakatid-atid ng ano dahil nga, for what pa? Hindi naman yung dapat yan. Pero ikaw, para kang bata na nawalan ng lollipop. Tapos parang naiano ka pa pag magkasama kami ni Clarissa. Ano? I-di-off mo naman nun eh. Hindi ka naman nag-di-off. Tapos ngayon, oh, ito, magre-reaction ka na naman. I-content mo, sabihin mo naman, sisinungaling ako. Hindi. Bahala na yung mga alipuris mong maniwala sa'yo. At least, nasabi ko na yung lahat yung sabihin ko sa'yo. Basta magkita tayo sa Sunday. Matapang ka, diba? Harapin mo ko. Para kang sino matapang dyan na nangahamon dyan sa vlog mo. Pasikat ka lang kasi eh. Pasikat ka kasi dumikit ka kina ano, tapos maraming buzzer. Yun ang gusto mo eh. Away. Pero ako ayoko ng away sana eh. Alam mo, marami akong kaibigan. Nakikita mo naman sa nga, nung magkita tayo, na-interview mo yung friend ko, nasabi mo sa ano na scripted si ano. Eh, scripted din yung ginawa mo sa kaibigan ko, di ba? Di ba? Ako pang nag-utos sa'yo na ano, mag-ano ka, mag-interview. Kasi yung vlog mo lang noon is about crime. Behind the camera, nagsasalita ka. Kaya sabi ko, mag-ano ka, mag-interview ka ng mga Pilipina, kung ano yung mga, ano nila dito sa Hong Kong. Binigyan kita ng idea. Kaya yung friend ko, in-interview mo. Kunwari naglalakad at ano, random na in-interview mo. Pero ang scripted din yun, di ba? O see? Hindi ka naman pwede mag-ano na, ano ko ng ilan, ano doon, ng hihila ng Pilipina interview. Wala, walang malapit sa'yo, walang ano sa'yo. Kaya wag mong sabihin na ginamit ka lang ni Clarissa, scripted at yung interview natin sa kanya. Kasi alam mo yung totoo, hindi yung scripted. Ay, hindi yung ano, utos ni Clarissa. Tayo ang may idea nun. Inano lang ni Clarissa, nireneview niya kung ano yung mga tanong mo. Tanong natin. Dahil tayo ang nag-ano ng question. Ang galing mo gumawa ng pinto.
Papa mami so sa ino, mag-ano to siya, mag-react. Pero gusto ko, ano na, para matapos, harap, haharap kami sa consulate. Doon kami magharap. Laway sa laway. Ebidensya sa ebidensya. Kung ano yung pinagsasabi niyang ano. Kahit si Ma'am Fe, sinasabi niyang ganun. Sinisiraan niya. Sinisiraan niya ako kay ano, nag-drop name pa siya sa mga vlog niya. Para lang may sumampatiya sa kanya, para may maniwala. Ano, isip yun, bata, isip bata. Matanda ka na kami, hindi ka na bata. Sinasabi ko pa nga sa grupo pag nagtatampo kay, intindihin na lang natin si ano, Manaylin, kasi ano eh, bata siya, siya pinakabata sa atin. Siya ang bunso. Hindi mo alam yun. Alam ang sabihin ko pa sa'yo. Pero hindi mo alam, pinagtatanggol kita. Ilang beses kang umalis. Pinagtatanggol kita sa GC at walang nagbabackfight sa'yo doon. Walang marinig na siniraan ka doon sa GC. Doon lang nagsalita na ako na nung nag-leave ako sa GC mo dahil siniraan mo si Clarissa sa friend mo. Tapos yung friend mo nag-ano yun? Sinong traitor? Ako pang sabihin maritis ako at ako nakasira sa GC sa watak-watak. Ikaw lang umalis. Pati pamilya ko, pati ano ko, pakialaman niya. Baka daw magsikasuhin ko daw yung pamilya ko, baka daw magpakamatay. Pakialam ba ng pamilya ko sa ipinakilaman ko ba yung buhay mo? Hindi ko makinalakal yung buhay mo eh. Kung paano ka nabuntis. Kung paano ka hindi pinanindigan ng boyfriend mo. Kung sabi mo hindi ka pinanindigan ng boyfriend mo. Hindi ako nakikialam sa ano mo, sa buhay mo. Pero ako, pinakialaman mo yung buhay ko. Alam mo naman yung buhay ko eh. At saka open book yung buhay ko, wala akong tinago. Kahit pamilya ko, mama ko, alam nila ay ang mga kapatid ko. Para kang nawala ng, ano, ng manika. Alam mo, may nagmi-misses ka sa akin eh, yung mga sinasabi mo, ganito, ganito, ganito. Tapos nakita ko yung vlog mo, hinahamon mo ako, tapang mo, makita tayo. Sige, makita tayo. Ano yung pinagagawa mo? Nakakano ka ng utak eh. Buti na lang ako, hindi ko masyadong inano dahil lang. Kaya lang ngayon, nakita ko kanina na naman, hindi mo ko tinitigilan eh. Ang bilis na mata ko, kahit blurred, wala akong eyeglass ka rin. Nakita ko agad yung pagsilip ko, tamang-tama mo. Tapos naroon kasi nasa kusina ako, nagluluto ng lunch nila amo. Tamang-tama, nung pinakita ko, yun talaga nakita ko. Lagi siyang si Belle, lagi nagmimisit sa akin at sinisiraan si Clarissa. Iisin mo yung screenshot. Makalino ka pa naman sana eh. Basta nilagay yung tuktok mo, isa kang registered nurse. Nurse ka, nurse. Nurse. Maria, hindi siya maganda, sa totoo lang. In reality, hindi siya maganda. Kung ano yung ugali niya, kasing ganda ng mukha niya. Sorry lang. Kasi mapanglait siya eh. Kung ano-ano tinawag, binagyan pa niya yung picture ni Clarissa na ginawa niyang aswang. Ginawa niya yung mga ano niya, sa vlog niya, ano mga picture ng thumbnail niya dun. Ano bang kasalanan ni Clarissa sa'yo? Kala mo siguro hindi kita papatulan ha? Hindi mo ko kilala. Mga friend ko, kilala ako. Ilang taon kami magkakasama niyan. Pero ikaw, ilang beses lang kitang namit. Wala pa ngang, ano? Pero para kang umasta ka, para kang ano? Sige na. Just stop it. Please, hintayin ko yung ano mo. Hindi ko, tigilan mo na ako, ha? Kasi, hindi kita inaano dyan. Gumagawa ka talaga ng paraan para ako'y magalit. Okay, light mix vlogs. Lubat ka na. Lubat na ang puso mo. Charles ka muna. Uwi ka na, kla.
Parang ano kasi siya, nakikita niya masaya kami ni Kla, parang ano, para siguro ano siya yung mainggit, mainggit sa ilalim, hindi niya sinasabi. At biglang bumaliktad para lang makakuha ng simpatiya, para maka-attract ng ano, sasabi siya ng hindi totoo at kinagamit ng manggagamit si Clarissa. Aba, noona, bas na bas ka dun sa kabila. May ginagamit mo ano is kabubo. Ayaw mo anuhin yung ano ka dahil sponsor ka. Ayaw mo ano din malaman nila na ikaw ay si kabubo. Ano sabi mo? Pira-pira lang sila. Nag-comment ka pa dun eh. Sabi mo pa, di ba, charity vlogger kayo noon, dun kayo, kaya nga doon kayo nakilala eh. Yun ang comment mo, nabasa, screenshot mo pa at pinasa sa, ano, sa GC. See? Sinong try doon sa atin? Sino magagamit? Ikaw o si Clarissa? Si Clarissa kusang ano lang yan. At di ba sa alam naman natin na si Clarissa nung gumawa ng ano para ma-reach out mo na. Tapos ngayon sasabihin mo magagamit. Alam mo kasi yung totoo pero kaya lang yung utak mo binabaliktad mo ba para lang makakuha ka ng maraming ano, subscriber. Isip bata siya, hindi niya ginagawa yung ginagawa yung pinag-aralan niya. Maingit kasi siya eh. Ingit na hindi niya masabi. Pero talaga sa totoo lang wala akong ano sa kanya. Nagulat na lang ako nung ano. Nagalit siya nung nag-leave ako. Eh nung siya nag-leave, nirespeto namin siya. Pwede pa naman akong bumalik sana eh. Kasi magpalaylo lang ako dahil nga nag ano na kami yung parang siyempre nasaktan na ako noon kaya ano dahil nga pumunta na si ano doon sa kanya tapos biglang ano kaya siyempre so pinaglalaban na siya tapos siya iba na yung ano niya eh iba na yung tonada na usapan niya pwede pa naman akong bumalik sa GC niya sana eh nagalit siya tapos kinasunod na araw ayun na nag video na siya naghahalusinit lagi. Parang kailangan ng psych. Gusto mo pa kami pag-awayan ni Clarissa? Gusto mo pa pag-awayan, magalit yung mga ano, kahit sino-sino pinag-mention mo dun sa vlog mo. Nag-name-drop ka. Mga tao walang kinalaman. Na hindi ko inaano. Inaano mo. May pinagsasabi mo na sinisiraan ko sila. Ano ba? Saan ka mo kumukuha ng ano pag-iisip meron ka? Tao ka ba? O hayop? Hindi mo pa kilala si Clarissa eh. Hindi mo ko kilala. Tinan mo kung ganun si Clarissa, di maraming galit si Clarissa sana sa church. Ako, yung mga kaibigan ko. Mahal nila ako. Kung may problema kami, nagtutulungan, nag-anuhan kami ng problema. Ngayon lang ako nahiwalay sa kanila nga kasi ano, oh, nagsisilos na sila, hindi na daw ko ano, pero naintindihan naman nila eh. Kaya lang, hindi nga sila nag-ano dahil ang ilig nila TikTok, sa, so hindi sila mahilig, hindi sila nakikisabay sa ito mga ano. Kasi ang ano nila, si mga bata pa sila, ako pinakamatanda, mga, nasa sila, mga 40s. Mga 40, ang pinakamaano is 44, 43. And ako ang pinakamatanda sa kanila talaga at yung isa, 52. Pero ano, hindi mo alam yung buhay ko. Mag-post ako ng mag-post ng mga videos na makasama na mga friends ko. Kung gaano kami kasaya. Gaano kami kagulo. Pandemic na pandemic, gusto na yung banding pag may birthday. Nag-rent kami ng room sa hotel. Nag-rent kami para lang magkasayahan. Tuwing my birthday, ambagan kami. Ang saya-saya namin. Pero ikaw na, ilang beses lang kitang na-meet. Makapangusga ka para kung ano, ako ang ano, marites. Ikaw kaya ang marites. Pinagmamarites mo yung mga ano sa GC natin eh, mga kasama. Grabe ka. Kulang ka lang siguro ng atensyon. Pero never, may katiting, may hindi ako nagtanim ng anong mga ano about sa'yo eh. Kasi ang ano ko sa'yo, masayahin ka. Pareho tayo, mababaong kaligayahan.
bigla ka na lang ano. Bigla ka na lang nag live na vlog lang. Hala mga kalas, pasensya na po ha. Mga bassers dyan, magbas lang kayo na magbas. Wala akong pakialam kasi hindi niyo ako kilala, hindi ko kayo kilala. At hindi naman mababawasan yung sahod ko sa amo ko. Alam mo, pati amo ko mahal na mahal ako eh. Sabi pa ng amo, I will take care of you. Kasi hindi na ano yung alam niya problema ko sa asawa ko. Sabi niya, huwag kang mag-alala. We will take care of you. O. Pero ikaw na ano, hindi ko nakakasama, hindi mo ko kilala. Hindi. Grabe ka makapangano. Ang kinakaasar ko, alam mo? Grabe ang ano mo kay Clarissa eh. Yung pinaglalagay mong picture doon sa ano mo. Eh kung maglagay din kaya ako ng Doraemon dito sa ano ko, tapos yung ano, ikaw gawin kong Doraemon. Diba? Anong feelings mo? Kung pintasan ko, kung anong makita ko sa sarili mo ngayon at pintasan ko pag sa ano, i-compare ko sa mga ano, anong ma-feel mo? Sino masakit, diba? Dahil ano ka, gawa ka rin, dikha ka ng Diyos. O ako, pintasan mo ako, kung anong pintas mo sa akin, okay lang. Pero ikaw, grabe yung ginagawa mong picture. Ginawa mong aswang. Ano ba yun? Ano bang pinatatawa mo? May mabisogo? Ano ba yun? Ikaw, ano ka? Short and stout. Huwag kang mapanglait kasi hindi ka perfect. Wala kami ginawang masama sa'yo eh. Ginagawa mo kaming... Ginagawa mo akong marites. Kahit ano-ano pinagsasabi mo dyan. Naninira ka ng ano, alam mo? Kahit ano pinag... Para lang makakuha ka ng atensyon. Para lang magalit yung mga tao sa amin. Para lang maging hero ka, isa kang biktima. Actually, hindi. Lahat ng mga pinag-ano mo sa akin, ikaw yun. Kung anong ginagawa mo, nagre-reflect lahat sa'yo eh. Hindi ka sang nurse. Hindi ka professional kung ganyan yung ano mo. Mas malala ka pa sa ano eh. Walang pinag-aralan. Feeling perfect nga talaga siya eh. Hindi niya, alam mo talaga, ayaw kong lait. Kaya lang, sobra ka na. Kahit ano-ano nalang pinagta, sabi mo ka pala, may isa akong account na ginagamit ko pang, ng Mrs. Kinano, ng bus, ano, sa page nila sa kabila. Never ako nag-comment dun sa page nila, ha. Ano, nag-hallucinate ka na naman. Ngayon ko lang sagutin lahat ng mga pinagsasabi mo. Kasi napuno ako sa pinaggagawa mo kahit na ano, kahit ano-ano na lang ang gagawin mo para lang makapanira ka ng tao. Wala kasi maisip na may content eh. Maganda na sana yun noon, yung about crime, yung content mo. Yung luto-luto, ganun. Noon, sinabihan ko pa nga, nakita nga, ano ka na mga kapwa natin Pilipina, mag-interview kung paano nila nilabanan yung homesick nila. Kaya yung friend ko, kunwari naglalakad siya, butik na pa-interview siya kasi inano ko eh. Pero hindi mo naman kasi tawa ka ng tawa. Wala ka sa isip. Nagtawa ka ng tawa habang nag-interview, kaya sandali lang yung interview mo sa kanya. Dahil, puro... Kahit walang katatawa ng tawa ka ng tawa. Diyos ko, Ma'am Roseline, dun sa kanila puro buzzer, sa kanya, ay kasi ano kasi sila eh, yung nang babas. Tuwang-tuwa siya pag binabas siya, ano, pero nung si Clarice ang nabas sa channel niya noon, galit na galit siya at para siyang namatayan at yun nga, umalis siya sa GC.
Dahil wala daw kumakampi doon. At walang, kaya sabi ko nga, nga no, marang ang ingay natin sa ano, pero wala man na. Kasi hindi, ayaw nga ng mga kagrupo natin na ano eh, gulo, ayaw nila makipagbakbakan, ayaw nila ng away, ayaw nila makipag-away. Kasi iba yung level ng utak nila, nasa taas. Kaya ikaw, hindi mo mag-gets. Gusto mo nga, pupunta doon sila at makipagbarilan doon sa ano, sa mga buzzer ni Clarissa. Akala mo, ikaw ang binabas. Hindi mo maintindihan kung ano ko, hindi naman ikaw ang nababas doon, si Clarissa naman. At ang hirap, sabihin pa, ang hirap paglaban ni Clarissa. Kasi si Clarissa, gusto mo pagsalitain si Clarissa. Noon, gusto mo, gaya nga namin ngayon, sabi namin, hindi siya kumikibo, hindi, dinidelete niya yung mga ano, mga buzzer. Kasi ayaw niyang makipag, ano, kumator. Kasi yun ang gusto mo noon eh. Kaya sa akin ka nag-ano na ang hirap paglaban ni Clarissa dahil si Clarissa hindi umiimik. Hindi niya pinag... Hindi niya sinasagot yung mga ano... Mga buzzer. Ipakita mo yung license mo sa ano, pagiging nurse. Graduated nurse. Nurse. Ay, naku po. Ay, naku. Alam ko, babanatan mo rin to. Maikontent ka na. Bigyan kita ng isang content. Ito, sagutin mo. Alam mo, wala. Hindi alam ng pamilya ko to eh. Hindi nila alam. Pag nakita nila to, alam mo, ano ba yan? Tumahimik ka, tanggal, huwag ka nang mag-ano. Siguro, ganun ako. Kung nagagalit lang ako yung ano, inaway ko talaga yung babae na nanguto sa papa ko. 88 years old yung papa ko. Pinapatulan niya yung papa ko. Pinunta namin sa munisipyo talaga. Ikaw pa? Na ano? Oh. Nasa munisipyo yung babae ha. Pinuntahan talaga namin dahil alam namin anong habol niya sa papa namin. 88 years old. Tapos siya is 60. Pira, di ba? Alangan naman, sabi namin, anong habol mo sa papa namin? Alangan na yung katawan niya. Yung katawang lupa na, ano, mula nung inaway-away ko, yun, yung papa ko, ang tanglay. Nagalit sa in, pinakialaman ko na yung love life niya. Okay naman, magkipag, ano siya, kaya lang yung kasing edad niya, pero, sa 88 years old, sino ba ang babaeng ano? Eh, tinatulan niya yung papa ko, kaya galit kami lahat magkakapatid. Pinuntahan namin. Hindi ako takot. Kasi ayaw namin lukuin niya ang papa namin eh. Ikaw pa, kaya akala ko siguro hindi ako lalaban dahil mahina yung boses ko. Hindi ako marunong makipag ano. Okay. Hindi ako, yung tama lang ba, dapat i-correct ko yung tama. Hindi yung tatahimik na lang. Kasi tumatahimik ka, tapos panay, ayun, tahimik ako. Eh, hindi ka nga nag-ano, pero yun, nakukumin ka dun sa ano ni ano, na may sinisiraan ko si ano. Buti na lang malawak ang utak ni Pla. Eh, kung ano siya, kasi kitid ang utak mo, hindi nag-away na kami. Inaway na niya ako. Di ba? Hindi siya ganun. Hindi siya gaya mo na yung, malaki yung ulo, pero yung utak is ganun paliit para mong start seed. Para mong hus ang, ano, paliit. Dalhin mo yung PRCID mo din na ano, license kasi sabi mo, license nurse ka, nurse. Akala mo siguro ano, kasi tumatahimik ako, takot ako sa'yo. Hindi ako takot. Hindi nga ako natakot nung nasa munisipyo nagtatrabaho eh. Pinuntahan namin ang kapatid ko. Pero ginawa ng babae din, alam niya, sinabi na papa ko na pupunta namin, hindi pumasok yung babae. Kaya ngayon, tumahimik na yung cellphone ng papa ko, wala nang tawag na tawag. Dahil inaway ko talaga, pinagalitan namin sa cellphone. Tigilan niya yung papa namin. Dahil nga, may pension ang papa ko, kaya hinahabol niya yung pera ng papa ko. Papa ko naman, bigay ng bigay, kaya ayun. Kaya ikaw pa, na hindi kita kilala, hindi mo ko kilala. Kaya dandahan ka. Hindi ka basta-basta mga ano ba. Ayusin, attack.
attack ka ng attack. Hindi mo alam yung ina-attack mo. Dapat sana may proof, may matibay kang ebidensya. Ako'y naninira, ako'y nagmamarites. Ang isip mo, minamarites kita kay Clarissa eh. Kaya ka lumayo kay Clarissa dahil sa akin. Oh no, ano ba? Ano ba sinabi ko kay Clarissa? Di ba sabi mo, shout out ka? Di ba sabi mo sa akin na si ikaw tumulong kay Clarissa? Ano ba masama mo kung sabi ko, Cla, i-shout out mo daw si ano, dahil nagtatampo siya, hindi mo na siya shout out. Tapos nag-ano ka pa, ano, marami kang issue eh. Kahit na sa ano, nagtampo ka eh, yung gummy bear na palaro mo, yung gummy bear, kinakain mo, tapos papabilang mo sa ano, di, hindi, paano mahulaan ng mga kasama natin? Tapos, yun, sinabihan ka na, very simple, ano, hindi mo masol. Yun, nagdib ka na, nagtampo ka na ulit. Yun, sabi ko, matampururot. Pero yun, hindi namin dinalagay sa puso at ano namin, basta, ano lang na, wala. Hindi ko nga pang alam nun umalis ka eh. Kung hindi mo sinabi na, ano kayang si ano nila, ano sabi, ano kayang ano na napansin ka nila na umalis ako. Nasa, ano yun, nasa cellphone ko yun. Okay. Baka bata, baka may buo. Ay, doon si Palos. Alam mo ba, ayaw kitang ano, pero alam mo kung gusto mo ng asaran, inaasar mo si Clarissa yung picture, tatapatan kita, pero ayaw kong ano eh, maano yung level ng ano ko, may kunting respeto pa naman ako sa sarili ko eh. Hello, Virgie. Naman yung Lourdes. Mabos si Tim. Opo, Maria. Ikukuntit na naman niya yan. Opo. Kaya sabi ko, hamunin ko siya. Matapang siya. Inahamon niya ako. Makita daw kami. Eh, ba't niya ako tawagan? Inantay kong tawag niya. Inantay kong... Kasi gusto ko siyang sa kausapin noon na ano. Aba, nag-post agad. Na, ayoko sa fake. Sino bang fake sa aming dalawa? Ay, naku. Si Alip ni Udas. Kaya ano-ano kaya niya, pinag-ano niya si, ano, pinagsasabi niya about kay Clarissa. Oh, biglang nagmalita siya ngayon dahil marami siyang followers. Marami siyang ano dahil nga, naki-ano siya doon, nakidikit na siya. So, sino mong gagamit? Pero dati, binabas niya, sinisiraan niya, behind. May maskara siya eh, dalawa yung mukha niya. Isang maamong tupa, at isang ano, kabubo yung isang ano niya ngayon, pinalitan na naman niya ng ibang pangalan, para hindi mahalata dito, na ano siya, nag-comment-comment pa. Tama-tama naman nakita ko. So, dami na mga ano, yun pa talaga ang nakita ko. Inang minutes na po ako. Oh, 54 minutes, isang ano na lang, 6 minutes na lang at ako'y mag-out na. Hi. Hindi ko naman masabi ingit siya sa akin dahil mas malaki pa nga yung sahod niya. Malaki yung sahod niya sa ano. Or ingit lang siya dahil nagalit lang siya dahil hindi ako para hindi naman kinampihan, hindi naman sa nagkaputihan kasi wala naman kami pinag-anuan about kay Clarissa, pinag-usapan na ganito si Clarissa, ganito, wala talaga, wala akong maisip na si Clarissa is ganito, si Clarissa is ganyan. Iwan ko, saan kaya siya nakakuha ng mga idea na ganun? Yung umpisa ng pinag-ano niya, yung na ano siya, na demonetized, doon siya nag-umpisa ng ano eh. Ano siya kay Clarissa noon. Nagtataka, siguro guilty siya noon, akala niya, yung mga ano niya, sinasabi ko kay Clarissa. Kaya sinasabi niya, dahil kay, sa akin, na ano yung ano nila ni Clarissa, eh siya ang lumayo eh.
pili nang kanong, di ba, nung may nag-comment doon sa Analisa Vlog na bla bla bla, ganito si, ano, si Clarissa, si Camisa lang i-ano niyo, huwag niyo supportan si Clarissa kasi hindi niya sina-shout out. Oh, screening shot ko yun at sinend ko kagad sa GC. So, nag-message agad, nabasa yun ni Clarissa. Alam mo, sabi, tapos nag-message si Clarissa, may galit ba kayo sa akin? Sabihin niyo lang. Nag-deny ka. Hindi mo yun in-accept, hindi mo yun in-ano, sinabi ko. Ba't kasi lumalabas pa yung ano? Oh, sino ba naglabas ng ikaw? Kuninto mo sa kaibigan mo, kuninto mo yun sa akin. Pero hindi ko sinabi kay Clarissa. Kasi alam ko masasaktan si Clarissa. Pero ikaw yung kaibigan mo, hindi mo briniting eh. Na bago mag-comment doon sa kabila, na nagbas kay Clarissa, sinabi pang pangalan mo, na si Kambix na lang kasi hindi niya. Kung ano yung sinabi mo sa akin, yun at sinabi ng kaibigan mo, nag-comment doon sa kabila, si, huli ka. Nahuli ka. Upo mong Virgie. Masarap kayo maging nurse. Kasi nakaputi ang nurse. Ano ako noon eh, makakano ko lang nakaputi. Talagang ang taas ng ano ko sa kanila, yung parang, ano ko po yung baw na baw ako sa mga nakaputi. Kasi puti lahat ang nurse noon eh. Ang suot nila ngayon iba na eh, blue, green. Eh, mas mataas pa nga sana yung pinag-aralan mo sa akin eh. Ako, assistant mo lang ako eh. Kung sa hospital, assistant mo ako kasi ako ang midwife, so nursing aide. Ako ang take ano. Hi, Ma'am Raske. Ay, Rochi. Oh. Pero ngayon, binababa mo yung sarili mo eh. Kahit ano-ano pinagsasabi mo, para kang ano, may dementia. Ang bata-bata mo pa, may dementia ka na. Kung Ma'am Virgie, tapos ang daming admirer po, no? Pag nakaputi noon. Ako rin, nung nag-duty ako noon sa ano, nag-volunteer po kasi ako sa hospital noon. Habang sabi ko, habang nag-antay ako ng mag-board exam, mag, ano muna ako experience, public hospital, dun sa provincial, dun sa district hospital sa amin. Alam mo, ano, yung mga pasyente ka, ano, yung mga binata, tapos nakatingin sa'yo, parang na, pero ako nung ignorante ako sa lalaki. May nanligaw nun, may sumusundo sa akin, no? Pero ayokong ano. Ay, nakakaano pag nakaputi ka, parang yung mga tao nakatingin sa'yo. Pero ngayon, iba na yung kulay ng ano. Kaya lang, napaaga akong pumunta dito sa Hong Kong, hindi na ako na nakatake ng board exam. At nagustuhan ko na yung ano ko dito, kaya dito na. Pero nakakamiss din. Tingnan na kayo lang. Takot na ako sa, ano, sa malaking sugat. Takot na akong, ano, tumin. Parang hinihila na yung sikmura ko. Mahina na yung sikmura ko sa mga amoy-amoy. Mas pinili nga, Mang Lucille, mas pinili nga daw niya maging domestic helper eh. Hi, Roji. Nakauwi ka na. Kumusta yung day off niyo? Siguro, tapos na ako mag-sermon. At ako na may, ano, baka naririnig na ako. Ako, bukas na tanongin nila ako, sino kausap ko. Sabihin ko, may kausap kasi ako video ko, mga group, mga friends ko. Yun ang sinasabi ko, eh, kung ano. At si Ma'am Virgie, oh, retired, ano, napaka down to earth. Ay, Mami Sosa, so matulog na po tayo. Salamat po sa ano, sa pakikinig niyo sa akin. Alam ko ito, may risk back. Oh, expected na, risk back. Ano, my word against her words. Kaya, hintayin natin. At ako yung may, kung ano yung risk back niya, handa kong sagutin. Kaya makikita tayo sa consulate ngayong ano. Sunday, yung pinagagawa mo sa ano. Kung grabe yung ginawa mo eh. Emotional, mental, ano ang ginagawa mo sa kay Clarissa eh. Wala ka namang basihan eh. Sa isip mo lang, katang isip mo lang. Kaya, kita, see you sa consulate. Kasi hinamon mo ako na magkita tayo, ang tapang-tapang mo. Kaya, ito, dalhin mo yung mga ebidensya mo. Ipapakita natin at may walang nabura sa lights
ano, wala na ako sa lahat sa tuwa, wala na ako doon. Pero walang nabula doon na ano. Kaya, good luck. At sana tigilan mo na ako sa paggagawa-gawa ka ng ano, magkukomment-comment ka na ako sinisiraan ko si Clarissa. Tama na. Hindi ka na bata na ano, gumagawa-gawa ka ng mga pinto para maraming sumampatiya sa'yo, maka-attract ka ng maraming subscriber. Diyan ka masaya. Diyan ka masaya. Okay. Good evening po sa ating lahat at salamat. It's a 1 hour na. Salamat po sa pagkinig niyo. Ako lahat ang nagsalita. Hindi ko nang basa yung mga ano nyo, yung ibang mga comments. Salamat po sa pakikinig mo sa akin. Expected po bukas. Meron ng ano, negative comments. So, inintay ko yung mga negative comments nyo. Basta, ang sabi ko, marami akong kaibigan dito. Siya lang nang iisa ang hater ko. Marami akong mga kaibigan dito na ilang taon ko nang ano, kahit na hindi kami, no? Pero, pag may mga ano chance na magkita-kita pa rin kami. Kaya sa'yo, wala akong nakita marami kang kaibigan masyado na ano. Kaya, sige. Kung saan ka masaya, magbas ka na magbas. Gumawa ka ng mga pintong hindi totoo. Ikaw din mag-ano niyan pagdating ng araw. Harap sa ano, sa Judgment Day, kung ano pinag-usabi mo. May anak ka, baka sa pinagagawa mo, yung anak mo ang magsasuffer. Isipin mo yan. Kung ayaw mong gawin sa kapwa mo yung, sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo yung ginagawang yung anak. Kasi may anak ka eh. Minsan yung makasalanan natin, yung anak ang ano. Kaya, huwag kang pakampanti na ikaw ay nasa tuktok na. Ikaw ay maraming subscriber. Maraming nagsubscribe dahil sa ginawa mong pang-ano kay Clarissa. Alam mo ba, ang balik na karma niyan, baka sa anak mo eh. Kaya, ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang. Yun lang masabi ko sa'yo. See you sa Consolate on Sunday. So, ano mga kalabs, magandang gabi po sa ating lahat. At, sorry po, at nadala po ako sa ano ko, sa galit ko lang talaga sa emosyon ko. Hindi ko na na-control. Kasi nga, kanina pa akong nangingit-ngit dahil hindi ako ano sa ano, kasi channel, ano, talaga, napuno ako, kaya, good night, salamat sa inyo, sa paniniwala, pagtiwala nyo sa akin, basta masabi ko marami kong kaibigan, wala akong nakaaway, sa ilang taon ko na dito sa home ko, siya lang po talaga, good night po sa inyong lahat. Good night, Ma'am Virgie. Good night. I'm so proud of you, Ma'am Virgie. Ulog na. Ulog na. Oh, sinuktok mo ni Sosa. Bye po sa inyong lahat, Ma'am Roseline. Good night, Ma'am Maria Lourdes in Vienna. Virgie, good night. Good night, Ma'am Sosa. Say paalam na po. Bye. Good night sa ating lahat. God bless us all.